Naglabas ng panibagong department order ang Education Department para palakasin pa ang panuntunan ng mga eskwelahan sa bansa para labanan ng COVID-19. Ito'y dahil nalalapit na ang full implementation ng face-to-face classes. May ulat si Kenneth Pasyente. Kinukonsidera ngayon ng Department of Education ang patuloy na pagpapatupad ng blended learning sa bansa kahit matapos pa ang buwan ng Nobyembre. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pinag-uusapan na ngayon ng gabinete ang pagbibigay ng opsyon sa mga eskwelahan upang magsagawa ng blended learning. Ito ay para sa mga eskwelahang hindi pa anya kakayanin ang pagsasagawa ng face-to-face classes. Meron kaming report na ginagawa ngayon para sa Pangulong Marcos at makapag-desisyon siya kung ano po yung ways forward natin with regard to the options na binibigay natin sa ating mga eskwelahan. Panibagong department order ang inilabas ng DepEd para palakasin pa ang panuntunan sa mga eskwelahan kabilang na ang minimum public health standards. Pero giit ng Vice Presidente, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19 cases dahil kaakibat na anya ito ng pagbubukas ng klase maging ng ekonomiya. Ang surge anya ang dapat maiwasan. Ang mahalaga lang sa pandemic is that we ensure that yung bakuna ay available para sa ating mga citizens. And pangalawa, yung gamot na Molnupiravir at Paxlovid ay available para sa mga nagkakasakit ng COVID na qualified sa mga gamot na ito. At pangatlo, yung ating critical care capacities ng ating mga hospitals ay hindi na overwhelmed. Binigyang diin naman ni DILG Secretary Benher Abalos ang importansya ng booster shots para sa publiko. Tiniyak din niya ang kaligtasan ng mga estudyante sa anumang kriminalidad. Of course, may mga kapulisyon tayo. Pero on the ground, mas malaking bagay kung kaakibat natin dito, kasama natin ang mga barangay na umiikot, no? Mga patrol ng barangay dito. Samantala, muling nanawagan ng ilang eksperto sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak para maproteksyonan laban sa COVID-19. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.